Ang Biblia o ang banal na kasulatan ay may kabuuang 66 na aklat, 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Subalit, may ilang aklat na idinagdag ang ilang otoridad ng relihiyon na kanilang isiningit sa aklat ng Matandang Tipan. Ang mga aklat na ito ay tinatawag na Deuterocanon. Sa madaling pagpapakilala, ito ay tinatawag na Apokrypha. Ang salitang Apokrypha ay mula sa salitang Grego na Apokropos na nangangahulugang lihim, nakatago o mahirap unawain. Ang salitang ito ay kinapit ni na Ireneo at Jeronimo, mga unang ama na Iglesia Katolika, sa mga aklat na hindi kanonisado o kinasihan, na kinabibilangan din ng mga aklat na tinatawag na Pseudepigrapha. Ang mga aklat na ito o mga sulat ay parabagang nagpapanggap nga o sa madaling salita ay nagkukunwaring gawa o isinulat ng mga kilalang taong binabanggit sa Biblia. Ang 14 na karagdagang aklat nito ay dinagdag sa orihinal na salin ng King James Bible noong 1611. Subalit sa makabagong kopya o mga salin ng King James Version, ito ay inalis noong 19 na siglo. Ang mga aklat na kabilang sa Deuterocanon o Apokrypha ay kinabibilangan ng 14 na aklat. Ito ay ang una at ikalawang Esdras, Tobit, Judith, Additions to Esther, Karunungan ni Solomon, Ecclesiastico, Baruch, Letter of Jeremiah, Prayer of Azariah, Susanna, Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, at una at ikalawang Makabeo. Ang mga ito ay opisyal na idinagdag ng pinagtibay sa kanilang konsilyo sa Trento noong 1546 AD. Sa makatuwid bagay, umikit kumulang 1,500 taon na ang nakararaan matapos maisulat ang huling aklat ng Biblia. Subalit, may inalis silang mga aklat bilang isang kabuuang aklat at isiniksik lamang o isinama sa ibang aklat ng Matandang Tipan. Kaya ang opisyal na idagdag lamang bilang isang aklat sa Apokrypha ng Matandang Tipan ay ang Tobias, Judith, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, at una at ikalawang Makabeo. Marami ang tumutol na dapat mapabilang ang Apokrypha sa mga kinasiyang aklat ng Matandang Tipan. Ang mga Hudyo ay naniniwala na ang paggamit sa kanon o mga kinasiyang aklat ay may pinagbabatayan. Sa gayon, talagang makilala ito kung banal o sagrado ang isang kasulatan o aklat, at ito rin ang batayan para mabilang sa mga banal na kasulatan. Kabilang na nito ay ang mga aklat o kasulatan na itinatabi sa Kabanang Tipan na nakasulat sa Deuteronomio 31:24-26. Gayun din kapag ito ay iniingatan sa templo batay sa ikalawang hari, Kapitulo 22:8. Kapag ang mga pinuno ng mga Israel ay naatasang sumunod o sumailalim dito na nakasaad sa Deuteronomio 17:18-19 at sa aklat ng Josue, Kapitulo 1:8. Sangayon at sa patotoo ng ating Panginoon Jesucristo, ang batayan sa pagkilala ng isang aklat o kautosan na kinasiyan ay dapat na patunayan sa pagsipi niya sa mga ito. Ito ay kinabibilangan lamang dapat ng kautosan, mga awit, at aklat ng mga propeta. Hindi dapat nagkakasulungatan ang mga aral at mga tala ng kasaysayan, kundi magkakawangis. Ano ang ilang matitibay na katibayan kung bakit hindi dapat mapabilang ang Deuterocanon o Apokrypha sa Biblia? Gaya ng natalakay natin nung una, ito nga ay napagtibay lamang sa konsilyo ng Trento na madagdag sa Biblia noong 1546 AD.
Mahigit kumulang na nga 1,500 taon matapos maisulat ang huling aklat ng Biblia. Sa saling orihinal ng Septuaginta na nagtataglay ng Apokrypa ay lumitaw lamang noong 4th century. Walang patunay na ang unang sali nito noong 1st century ay may kasama ng aklat ng Apokrypa. Ikatlo, ang nagsali ng Vulgata Latina na si Jeronimo ay labis na hindi sumasang-ayon sa pagdaragdag ng Apokrypa sa aklat ng Biblia. Idinagdag lamang ito sa kanyang Vulgata noong siya ay pumanaw na. Maliban kay Jeronimo, ang mga unang ama ng iglesia o mga early church fathers ay labis na tumutol sa Apokrypa na kinabibilangan nina Atanasio, Cirilo ng Jerusalem at Origen. Umpak naman ang pangmalas ng mga protestante sa aklat ng Apokrypa na hindi ito dapat kabilang sa mga kinasiyang aklat. Kaya pinakahulugan nila ito na huwad matapos ang Reformasyon. Ayon kay Martin Lutero, ang mga ito'y kapakipakinabang lamang basahin. At sa kanyang salin ng Biblia sa wikang Aleman, inihiwalay niya ito at inilagay sa bandang hulihan ng matandang tipan. Gayunman, hindi niya ito kinikilalang kinasiyan o mga sagradong aklat na dapat talaga mapabilang sa matandang tipan ng banal na kasulatan. May ilang tala at kasaysayan at mga aral sa mga aklat ng Apokrypa na labag sa simulay ng Espiritu na taliwas sa mga nakatala na aral at kasaysayan sa matandang tipan. Kabilang na rito ang ilang nakatala sa aklat ng Tobit, Judith, Ecclesiastico at mga aklat ng Makabeo. Kung ano-ano ang mga kamaliang ito, yan ang ating tatalakayin sa mga susunod nating paksa sa video ito. Maraming salamat po sa panonood at pagtangkilik sa channel na ito.